guys, bali kakabit natin to dito. Kailangan lagyan muna natin ng cleaner. Yan. Paikutan muna natin cleaner mga at least 3 cm doon sa tubo. Kabilaan niyan guys, oh. Kabilaan niyan, lalagyan natin ng cleaner para malinis yung pagdidikit ng glue. Tapos ngayon, yung elbow kailangan lagyan din natin sa loob ng cleaner. Linisin natin, yan. I-clean natin ganyan. Tapos, kailangan mabilis yung pagdikit. Yan yung glue, yan o. Made in USA, yan. Lalagyan muna natin yung loob. Kailangan mauna yung loob. Yan. Tapos, yung dulo ng isang pipe. Yan. Didikitan natin ganyan. Tapos, didikit natin dito. Yan o. Yan. Medyo iyan natin para umano siya. Sumagad yung ano, pasok sa loob ng elbow. Yan guys, nilagyan natin. Ganun din gagawin natin dito sa kabila. Bali, susukat natin dito yan. Lalagyan muna natin glue yung sa, dito sa kabila. Sa may T. Dito, ayan o, lalagyan muna natin to. Tapos, lagyan din natin yung anong yan, dulo ng tubo. Unahin natin yung sa T dito sa baba. Yan. Tapos, yung dulo ng tubo, tapos saka natin didikit. Ayan. Ayan, may make sure natin na diretso yung pagkakaano para hindi natin masayang yung fittings pag hindi diretso. Ayan. Ayan, diretso. Ngayon, ito naman ang susunod natin. Yung isang may elbow na yan. Medyo lilinisin pa rin natin ng konti. Ayan. Linisin natin. Lalagyan natin ng cleaner. Tapos ito rin, lagyan natin ng cleaner. Yan. Tapos ito, cleaner din. Lahat kailangan nilalagyan natin ng cleaner para pagdidikit natin sa glue ay matibay. Yan. Pagsasabayin na natin yung dikit para hindi tayo mahirapan. Kailangan sabayin na yung dalawang yan. Lalagyan natin ng glue. Kailangan medyo mabilis. Make sure na hindi tayo matutuyuan ng glue. Dahil itong glue to, seconds lang ha, tuyo na. Yan guys, ready na, didikit na natin. Ayan o. Oh. Ayan, nakadikit na guys o. Oh. Ready na siya. Bali, nagdikit na. Ayan. Medyo lilinisin natin yung baba-baba dito. Yan, para hindi kumalat yung glue sa baba at para hindi pangit tignan. Yan, kasi nasa labas yan. Ngayon naman, ito namang isa. Ganun din ang gagawin natin. Didikit muna natin tong isang to. Lalagyan natin ng cleaner. Ganun lang guys. Basta kailangan lagi nating nilalagyan ng cleaner, nililinis natin para hindi tayo malikan, hindi mag-leak. Kasi pag marumi at nilagyan natin ng glue, ay may tendensing magkaroon ng leak yung ginagawa natin. Kaya make sure lang natin na malinis palagi yung pagdidikitan natin ng glue. Kasi ulit-ulitin natin linis yan, walang problema. Mas maganda pag medyo ano malinis yung ilalim ng elbow. Yan guys, didikit naman natin ngayon dito. Unahin natin to, itong part na to. Yan, unahin natin to, didikit natin dito sa may T. Yan, ito ay cold, itong tubong to cold to. Yung nauna ay hot, ito naman cold. Yan, lalagyan natin glue. Yan, tapos papasok natin dito. Yan. Tapos poporma natin dito para alam natin diretso. Nice, oh. Yan. Yan, diretso na. Ngayon, ito naman tong isang to para lumapat na to. Ayan, oh. Yan, didikit ko na. Pagsasabayin ko na rin to. Kasi pag inisya-isa natin, baka mahirapan, kaya sabay ko na rin siyang didikit.
guys. Didikit na natin. Tapos dito naman siya. Yan. Okay na guys. Lilinisin natin tong paikot din na to. Dahil may mga glung lumabas, kailangan malinis. Para yung customer, yung may-ari ay umilib naman sa gawa natin. Yan. Right, sasali. Yan. Bali, natapos na tayo dito guys sa isang part na to. Bali sa kabila naman. Doon naman tayo guys. Ayan, tapos yan guys. Ayan, nagawa na namin yung part na yan. Dito naman kami. Dito sa lugar na to. Yan, dito naman kami sa dito. Ito naman ang kakabitan namin. Yan. Tapos dito. Yan, yung panghuli. Tapos iaakit namin to dito, yung sa may butas na yon. Iaakit namin yung tubo doon sa taas. Tapos itatap natin sa tangke. O sige guys, ha, mamaya update ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Hello guys, good morning. Day 2 ng pag-install natin ng PVC pipe dito sa isang bahay. Bali, nandito kami ni Asarat Ali sa rooftop. Ito yung tangke, yan. Bali, gagawin namin yung tangke. Yan o. Gagawin namin yung tangke. Tapos, lalagyan namin ng motor dito sa baba. Bali, natapos na namin yung ginagawa namin kahapon. Sa taas, ayan, tapos na namin dito, ayan yung tubo, ayan, ayan yung mga tubo, nalagyan na namin ng elbow, ayan, bali nilagyan din namin ng same procedure, ay nilagyan natin ng brass coupling na PPR, tapos male adapter, pagkatapos ang nag-reduce na tayo sa PPR to CPVC, ayan, PVC na ang ginamit natin dyan, ayan, okay, so, ayan, puro PVC na yan. Ito yung bali bumaba sa CR, yan. Yan yung bumaba. Yan, bumaba sa CR yan. Itong tubong to. Bali, pagkatapos, tatakpan natin ng boom dito. O kaya silicone para hindi pumasok yung tubig. Dito, nilagyan din natin ng valve. Yan, nilagyan natin ng mga valve dito. Ito yung pinaka main line nya. Yan, main line to. Galing to sa baba. Tangki sa baba. Bali, ito yung magpupuno ng tubig, yan, akit yan doon, pupunta ng tangke, ayan o, oh. Yan, pupunta doon sa tangke. Pagkatapos, from tangke, yung galing sa tangke, pupunta naman dito sa, ano, sa motor, may isang motor dito, tapos nandito yung isang valve, tapos yan ang magdi-distribute sa buong bahay. Katulad ng ginawa namin sa ibang bahay, ganun din. Bali, ito, naglagay tayo ng bypass dito, isang valve. Bali, kung nasira yung motor dito, ay pwedeng magkaroon ng tubig sa loob ng bahay. Bubuksan lang natin tong valve na to. Pag binuksan natin tong valve na to, yan, pag binuksan natin ganyan, papasok na yung tubig doon sa loob ng bahay. Yan. Bali, ito, bypass to. Ito ang tinatawag na bypass. Ito naman, isasara natin to. Pag binuksan natin yon, isasara natin to para yung tubig hindi bumalik doon sa tangke. Yan, ganyan. Yan guys, oh. Yan. Gawa na namin yan, yan, oh. Yan, dito, galing din sa baba yan, sa loob ng CR. Ayan, bumaba dito. Yan, bumaba dyan. Tapos nagpunta doon. Yan, guys, oh. Yan. Yan, oh. Nagpunta doon, naglagay din tayo ng bag doon. Bali, nagbigay tayo ng valve doon ng hot and cold para sa gusto nilang patayin yung tubig pag may problema sa may nag-leak yun, pwede nilang i-off doon sa dalawang na yun. Ayan guys, yun, nagawa natin kahapon. Yan. Yan. Tapos na natin yan, oh. Yan, mahaba yung tubo. Hanggang doon yan. Ayan, oh. Bali, yan yung mga bumaba papuntang CR. Yan. Mga tubong yon, yan yung papuntang CR yan. Yan guys, oh. Yan, dito siya nagtapos dyan.
dyan, meron siyang ano dyan, wash basin. Maglalagay yung may-ari ng wash basin dyan. Okay guys, abang-abangan nyo na lang yung gagawin namin dito na ano niya sa tali na paglalagay ng fitting sa tangke yan. Abang-abangan nyo lang. Bali, lalagay kami ng awama yung block valve. Ayan, ilalagay natin ito guys sa loob ng tangke. Ito yung float valve na pag napuno na yung tangke, automatic na kusang mag-off yung motor sa baba. Ibig sabihin, hindi na papasok yung tubig dito dahil ito nag-shut up na. Umangat na itong bowl na ito, umangat na, kaya hindi na papasok yung tubig. Mamamatay na yung motor doon sa baba. Ganun yung guys. Kaya ito nilalagyan natin ng ganyang bola, automatic. O sige guys, update ko na lang kayo mamaya pag natapos na namin itong paggawa ng tangke. A few moments later. Hello guys, kinakapit na namin yung mga fitting sa loob ng tangke. Ayan, nandoon si Natali sa loob oh. Natali! Ayan siya sa Natali oh, sa loob. Gumagawa siya ng... Ilalagay niya yung ano, yung float switch. Yung tawagin dito sa Saudi ay awama. Nilalagay niya. Ayan o. Oh. Sarat Ali, ay plus sa vlog. Ayan, siya Sarat Ali o. Oh. Put glue ha, too much ha. Good, no leak ha. Ayan, tapos na niya Sarat Aling ilagay yung awama. Ito guys, ibig sabihin ito pag umangat to, yung up, Sarat Ali, up, up. Ayan, pag umangat yan ganyan, ibig sabihin, yung motor sa baba, mamatay na siya, hindi na siya ng tubig dito, hindi na mag-aakit ng tubig dahil ito, naka-up na yan, nakataas na. Ayan, pag bumaba yan, down, Sarat Ali, ayan, down. Ayan, pag bumaba ng ganyan, ibig sabihin, nasa low na yung tubig ng tangke, under na naman yung motor. Yan ang purpose ng float valve na yan. Yan o. Oh. Yan. Bali ang size nyan, 1 inch. Puro 1 inch ang ginamit namin dyan. Ayan o, oh, yung tangke. Itong laki na tangke ito, 2,000 liters. Ayan. 2,000 liters yan. Ngayon, sasaraduhan na natin si sasaraduhan na natin si Sarat Ali. Ayan. Sasaraduhan no, natin no, no, ayan. No, Sarat Ali, close ha. Ayan, close ha. Okay, check down. Check down. Ayan. What you feel? Sarat Ali, what you feel inside? Ha? Feel good? Okay. Ayan. Na ano siya dahil dito medyo malamig sa taas. Kaya pag ano niya sa loob, maganda raw. Medyo mainit. Ayan, ayan, lalabas na si Sarat Ali, lalabas ang tangke. Go up, go out. Ayan, lumabas na siya, ayan o. Oh. Umakit na siya. Okay, inside. Ayan. Ngayon, dito naman gagawin namin itong mga fittings naman dito. Ayan, lalagay namin yung mga connection dito. Yung isang bulb, tapos onion. Ganon din dito sa baba. Bulb yan dyan, tapos pupunta doon sa ayan, sa bulb na yun, tapos lalagay tayo ng motor doon para malagyan na natin ng tubig. Ayan ang guys o, guys pagka natapos namin itong tangke, i-update ko kayo pag tapos na namin. Hello guys, bali natapos na natin yung pagkakabit ng mga fitting sa tangke. Ayan, sinara na natin yung tangke. Ayan, nakasara na. Ngayon, ito, nailagay na natin itong kanyang supply. Ito, meron nilagay natin na isang bulb dyan. Ayan, tapos may onion. Ayan, ito yung nanggaling sa baba. Ayan yung magsusupply ng tubig dito sa tangke. Ayan, ikabit na natin guys. Oh, ayan. Kulang na lang ay motor. Motor na lang ang kulang dyan.
hindi pa nakakabili yung may-ari, kaya hintay natin dumating yung motor bago natin ikabit. Bali ngayon ay ano, kakain muna kami dahil alas 12 na. Guys, sige, kakain muna kami. A few moments later. Hello guys, bali nakakabit na yung motor. Ayan guys, oh. Naikabit na yung motor. Bali nilagay natin ang sarili niyang bad dito. Tapos onion. Tapos naglagay rin tayo ng bad doon. Ito yung onion. Ito yung pressure, automatic niya. Yan, itong pressure niya. Para pag minuha yung tubig sa baba ay kusang aandar yung motor, magkakaroon ng pressure. Yan, ito ang pressure, automatic na tinatawag. Yan, ito yung motor niya. Yan, ano siya, ang ano niya, horsepower, half horsepower lang siya. Kaya ng palakasi ng pressure ng tubig sa baba, kaya half horsepower lang. Yan, yan guys. Ayan, nakakabit na rin yung tangke. Yan. Bali sa baba, naikabit na rin yung water heater. Papakita ko sa inyo mamaya. Nakakabit na yung water heater. Pagbaba ko, papakita ko sa inyo. O sige guys, abang-abang na lang. O guys, dito tayo ngayon sa baba. Hello guys, dito tayo ngayon sa ano, sa baba. Yung isang tangke dito. Bali, ito yung tangke. Yan. Yan yung mag-aakit ng tubig doon sa itaas, sa rooftop. Yan, itong tangke niya. No? Bali, medyo maliit to. Ano lang to? 1,000 liters lang. Yan. Mas malaki yung sa taas. Yan. Tapos, ito, may sariling motor din yan. Ayan guys, oh. Yan yung motor. Meron din siyang pressure, automatic, para pag wala nang laman yung tangke, pag konti na lang laman at bumaba yung ano, bumaba yung tubig, yung pressure ano natin doon, awama, yung float switch, aandar na kusa itong motor. Yan o, oh. Yan yung motor, aandar na kusa yan pag bumaba na yung ano natin doon, yung float switch. Yan. Bali, nilagyan natin ang valve doon. Merong check valve dyan guys, oh. Yan, nilagyan natin yung check valve para yung tubig pag nag puno na doon, hindi siya babalik dito sa motor, hindi babalik sa tangke. Yan, hindi siya babalik dyan sa tangke. Kaya nilagyan natin ang ano dyan, check valve. Ayan. Ayan, galing dyan sa ano, pupunta ng water heater yan, oh. Nilagyan natin ang valve. Ayan. Ito yung water heater yan. 80 gallon. 80 gallon yung water heater na yan. Yan o. Nilagyan din natin ang check valve dito. Yung spring valve yan o. Nilagyan natin yung spring valve yan. Para hindi bumalik yung malamig dito sa mainit. Para hindi magalo. Tapos nilagyan din natin ng isang valve. Para pag for emergency, pwede nilang i-off dyan pag may gagawin siya sa baba. Ayan, galing yan dyan, oh. Yan, papunta sa dirty kitchen. Yan, yung mga tubong yan. Bumaba ng dirty kitchen. Yan. Ayan. Yan yung, ano, nilagyan din natin ng check valve, yung supply ng water heater sa cold. Ayan, may check valve siya. Yan, oh. Yan. Nilagyan natin ng onion. Yan. Para madaling tanggalin pag gusto nilang palitan. Yan. Ang guys, oh. Ito ay gawa sa ano, sa USA. Yan, oh. Yan. Gawa sa Amerika yung heater na yan. Bali, natapos na namin guys yung trabaho namin dito, itong plumbing work, yung water line. Bali, natapos na namin. Bali, ang kulang na lang yung supply ng tubig. Wala pa kasing supply ng tubig. Kaya pag nagka-supply ng tubig, babalikan na lang namin to. Na finish work na tayo dito sa ano, sa plumbing works. Abang-abang na lang pag medyo finish na.
magkakabit naman tayo ng mga wash basin, mga ano niya, indoro, ganun, mga bathtub, yun, ikakabit natin, mga shower, yun, pag finish na lahat, ikakabit natin yun. O, paano guys, hanggang dito na lang yung, ano ko, yung video ko. Sana, yung kundi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pindutin nyo lang yung subscribe button at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa gagawin ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood.